You are tuning in to Cool 97.5, your maximum Christian music authority. I Desire Jesus, 28 minutes already after 8 o'clock. And once again, DJ Thomas in here for this morning. At syempre, magandang umaga sa aking mga partner ngayong araw na ito. Magandang umaga to you, Pastor Ramil. Hello, good morning po. Yan, magandang morning. At syempre, magandang umaga rin kay Johnny. Magandang morning, Johnny. Magandang umaga rin po. Yan, kumustang buhay-buhay natin sa mga nakaraang mga araw. Si Pastor Ramil, talagang noong Monday, wala ka sa hub, Pastor, ha? Naku, wala na naman tao. Oo, ay, nahanap ka namin, sayang. Nagparamyon pa naman si Ma'am Connie. Yan. Uy, at syempre, si Johnny. Johnny, it's your first time here in our station, right? Unang-unang mo palang dito, yan. Kumusta naman ang buhay ng isang missionary student? Mm-hmm. Sa awa ng Diyos, okay naman. Okay naman. Ano yung okay? Baka naman mamaya, okay-okay lang, ha? Ano yung, sige, magkwento ka nga sa amin kung anong ginagawa mo sa La Trinidad kasi ito, eh. Pastor Ramil, sa hub kasi, I think, stay-in ka ba doon, bro? Or paminsan-minsan lumalabas? Stay-in po ako doon. Stay-in, yan. Okay. Pero from Tuesday, from, okay. Tuesday to Friday, lumalabas po kami. Oh, saan kayo pupunta? Nag-evangelize. Magagabi ang labas, ano? evangelize. Saan ba yung area ng, ano mo, ng responsibility? Saan? Sa BSU mismo. BSU, okay. BSU is the Benguet State University. Yes. Right. Oh, so maraming salamat for dropping by. Maya-maya siguro. Oh. Merong sasabihin mahalaga ito, eh. Kasama natin. And of course, you can join us sa ating talakayan ngayong araw na ito. Uy, binabati natin yung mga kaibigan natin o ang aking pinsan na nakikinig o nanonood ngayon sa other side of the world. Nasa, ano to, nasa ibang bansa, yan, si Ate Donna Herbacio Granger. Good morning, Insan, morning po, Pastor Ramil. And brother, sabi niya, Brother Johnny. Nakuha niya kaagad yung ano, nakuha niya kaagad yung name niya. Ang galing, ano, have a great day, take care, and God bless, it says here. Magandang umaga, Ate Donna, God bless you as always, and so with your husband, yan, si Sir Granger, yan. Yes, hello po, sir. At syempre, binabati rin natin sa magandang umaga, si John Corpus Yago, na ngayon na nakikinig sa atin, from Manila. Mm-hmm. Yan, my batchmates when I was in college. Yan, maraming salamat, batch. Magandang umaga sa iyo at sa iba pang mga nanonood via Facebook, okay? So what we are going to talk about for this morning, Pastor Ramil, is all about Matthew 19:24-26. Am I right? Tama ko, no? Ang sabi niya dito, again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Yes. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen. Purihin ang Panginoon. Mm-hmm. Grabe na ito, ano? Alam mo yung mga salitang ganun na buti pa ang kamelyo, ano? makakapasok, sabi niya. Oo, sa butas ng karayom, yun ba yun? Opo. Oo, sa Tagalog kasi, gustong-gusto ko ito, eh. Opo, sige po. So anyway, pagbigyan mo po ako, Pastor Ramil. Yes, amen. Okay. Amen. Ang sabi niya dito sa Tagalog, mga kaibigan, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nung marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Verse 26, tinignan nila sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Yan. Mm-hmm. Amen po. So, parang ano, Pastor, ah? Mm-hmm. May mga bagay-bagay na parang sa tingin natin mga tao ay posible. Pero imposible pala. Yes. So it's your turn. Amen. And then magbabatid lang kami ni Brother Johnny. Opo. So praise God, purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Mm-hmm. This is again a continuation ng ating nakaraang topic po. Ngayon ang title natin ay God's Amazing Grace. Yes. Yan. Ang pambihirang kagandahang loob ng ating Diyos. So
To begin with, ano bang ibig sabihin ng pag-amaze? Ano? Di ba pag sinabing amaze, kuya, yan yung tipong namamangha ka kapag merong nangyari o meron tayong na-witness o nakita na isang pambihira na pangyayari. Halimbawa, sa sports, sa diving. Opo. Diba? Alam mo yung mga 25 feet. Opo. Da-dive nila yun, diretso, unang ulo. Usually, yes. Amazing. Pero mas matindi pa eh. Ang, usually, ang amazing talaga yung may makita kang nangyaring imposible. Talagang grabe ang amaze mo dyan. Yes. So, ganun po natin i-describe yung God's amazing grace na meron siyang imposible na ginawa dahil sa kanyang kagandahang loob. Mm-hmm. At yan nga po ang makikita natin sa talata po ngayon natin, Kuya. Mm-hmm. Na kung saan eh, yung makikita natin yung God's amazing grace. Mm-hmm. Eh dito, bilang umpisa, ano po, ang discussion dito is about salvation. Yung so, pinaka-context nito ng ating passages. Kasi po. tinanong nila, nagtanong mga disipulo, sino na lang ang maliligtas? Yes. So sabi dyan na nagtaka no, yung mga disipulo, tinanong nila kung gayon, Panginoon, sino po ang maliligtas? At notice yung sagot po ng ating Panginoong Jesus, sabi niya sa tao, ito ay imposible. Mm-hmm. Well, so pag sinabing imposible, anong ibig sabihin kay anong kuya? No? Parang hindi mangyayari talaga. Talagang hindi parang, talagang walang paraan po kuya. Walang parang, imposible naman no yan. Hope, imposible. At take note, from the word of our Lord Jesus Christ, siya mismo nagsabi, sa tao, imposible na magawa niya na maligtas niya ang kanyang sarili. Yes. Pero pagdating sa point of view of God, sabi niya dyan, pero sa Diyos, nothing is impossible. So, malinaw po yan. Ano? Eh, mismong ating Panginoong Jesus na, klaro ang sinasabi niya na pagdating sa kaligtasan, walang magagawa ang tao. Amen. Okay, sa Diyos lamang ang kaparaanan para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ano? Ngayon, para mas lalo nating maintindihan po ito, itong sinabi mismo ni Jesucristo. Uh-huh. At tuloy yung buong talakayan po na ito, nag-start po sa verse 16. Eh, ano? Uh-huh. Kung saan meron dyan isang mayaman na binata, ano, nasabi na lumapit kay Jesucristo. At sa pag-approach niya kay Jesus, sabi niya, mabuting guro, sabi niya ganyan. Ano ang dapat kong gawin, sabi niya. Yan. Ano, take note, what works? At take note yung work na sinasabi niya, good works. Uh-huh. Malinaw yung sabi niya, what good thing that I must do to obtain eternal life. Oo. Malinaw po yan eh. Gawa, mabuting gawa. Ano pong mabuting gawa ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? And notice po, upon scrutiny, ano ko titignan natin, yung tinatanong dito nung binatang mayaman po, yung point niya, isang gawa lang. Yes. Pansinin po ninyo, no? As, ano yan eh, singular, hindi naman sinabing good things. Mm-hmm. Sabi niya, good thing. Ano pong isang mabuting gawa ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? And notice yung sagot po ng ating Panginoong Jesucristo in the following verse. Sabi niyan, keep all the commandments. Naku. Plural, kuya. Oo. So, ibig sabihin, pagdating po sa kaligtasan, ang standard pala ng Diyos, tuparin mo lahat ng kautusan. Yes, kautusan. Oh. Kung gusto mong maligtas sa mabuting gawa. So, ibig sabihin po pala eh, kahit pala nagpakain ka ng maraming tao, ano? Mm-hmm. Tumulong ka sa mga nangangailangan, ano? Marami kang nagawang kabutihan. Mm-hmm. Eh dito po sa ating talata, malinaw po 'yan. Nasabi niya ganyan, kulang pa 'yan kung kaligtasan ang ating pag-uusapan. Kailangan tuparin mo lahat ng kautusan. Oo. Yes. In the laws, we have ceremonial laws, we have moral laws, we have civil laws, judicial laws. According to the scholars, there are around 613 laws. Ako, parang mahirap nga talaga. Mahirap talaga. Talaga. Sa tatlong utos pa nga lang, napakahirap sundin kung minsan, di ba? Napakahirap po yan, kuya. Ano, sabi ni Jesucristo, ang requirement ng Diyos, gusto mong maligtas sa gawang mabuti, tuparin mo lahat ng nasusulat sa kautusan. So, hindi, ito ngayon, nagpatuloy ang kanilang discussion. Alin sa mga yon? Sabi nung binatang mayaman na ito. At makikita natin yung pagsagot po ni Jesucristo po, mga gilo naming tagapakinig, ay napakalinaw po na talagang yung buong kautusan ng tinutukoy ni Jesus, kasi yung pagbigay niya ng example niya, hindi siya in order. Oo.
So, for example, huwag kang papatay. Hindi naman yun ang unang nasusulat sa kautusan. Hindi po ba? Tapos sinunod pa niya, thou shall not commit adultery. Sabi niya ganyan. No, thou shall not steal. So kung titingnan natin, hindi pare-pareho eh. So ang point po rito, talagang tama ang tinutukoy at pagkaunawa na sinasabi ni Jesus Cristo, talagang buong kautusan. Kaya siya hindi siya in order po. Ngayon, nung matapos po sabihin ito ni Jesus Cristo, ano? Kaya makikita natin yung reaction ulit nitong si binatang mayaman, ano? Sabi niya rito, the man said unto him, mula pa nung pagkabata, sabi niya ganyan, natupad ko na po lahat. Nagawa na lahat. Nagawa na po na lahat. Parang ganun. So makita, natupad ko na po yan. Ang sinunod niya tinanong po, ano ang kulang? Pansinin po natin, yung unang-una, ang tanong niya isa lang, anong pwede kong gawin para ako ay ma-obtain ko ang kaligtasan? Anong mabuting gawa? Tapos, inilatagay ni Jesus Cristo. Tapos, ang sagot naman yung next na question ngayon nitong binata, nagawa ko na yan. Ano ang kulang? So dito makikita natin, actually, meron akong kakilala before noon, kuya eh. Sabi niya ganyan, ako, naniniwala ako na maaari akong iligtas na ng Diyos. Sabi niyan, bakit naman? Tanong ko. Eh kasi, mula nung pagkabata, hindi ako pumatay. Hindi ako nag-adultery. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ako nagsinungaling. Ginagalang ko ang aking mga magulang. Pero, again, nakikita natin, meron pa rin somewhere na kakulangan na pinupunto rito para kung gusto mong maging ganap. Okay. Yun ang sumunod na sinabi ni Jesus Cristo rito eh. Ngayon, kung gusto mong maging ganap, if you want to be perfect in the eyes of God, sabi niya ganyan, ito ang gawin mo ngayon. Ibenta mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap, tapos sumunod ka sa akin at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Alam po ninyo, aming tagapakinig, ano po, maaring magawa ng tao, ano? Maaring magawa ng tao na hindi siya magsinungaling, hindi siya pumatay, or whatever. Yes. Pero hindi po mawawala yung tinatawag na sin nature ng tao. Ano? Ang dito ni-reveal 2 points eh. May 2 points na reveal ang Diyos dito na kakulangan ng tao. Kahit merong ganitong tao na hindi siya nakakagawa ng mga kalabagan sa kautusan, pero merong yung tinatawag na iniquities pa rin. Ang pinakita rito, pride. Isa, pride. Pride, huh? Pangalawa, na another issues of heart ng binatang ito, yung love of God. Yes, okay. Kasi dito later on lumitaw dito na hindi niya talaga mahal ang Diyos. Hindi niya matutupad yung kautusan na what is the greatest commandment po ba? Ano po ba, Pastor Johnny? What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all thine heart. Yes, all thine heart. Ano, dito, fail agad yung binata eh, all the heart, kasi hindi niya magawa yung sinasabi ni Jesus Cristo na ibenta mo ang iyong ari-arian, lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, dahil napakayaman niya. Ibig sabihin, yung love niya talaga, yung pera. Hindi niya magawang isurrender yon. Another thing, pride. May pride sa puso ng binatang maya, pero na-mentor yung sagot po niya, bata pa lang ako, nagawa ko na lahat yan. Ano ang kulang? Ayan, ano. So, makikita parang natin, yun na lang ang hinahanap na para makompleto. Parang so, ganun. In connection sa nakaraang topic natin, remember, binigyan din ito ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Especially yung verse 9, ang sabi niya ganyan, not of works, so no man should boast. Upang walang taong magyabang, walang magmalaki. Like itong taong ito, makikita mo, no, lumitaw yung yabang niya. Tama. Abay, nagawa ko lahat yan eh. Bata pa lang ako, natupad ko yan. Ano kulang? Thinking na ang taong ito, iniisip niya, ano, kailangan na, ang dami niyang gawing na napakabuti, na mabubuting gawa. Yeah. He was thinking that he can save himself. Kasi ang point niya, focus niya sa kanya. Anong sarili gagawin niya, ko para ma-obtain ko ang salvation? And again, in Habakuk 1:13, ang sabi po diyan, sa paningin ng Diyos, ano, dahil ang Diyos ay banal, ano, hindi niya matolerate ang pagtingin sa kasalanan. And dito, tanda po natin, ano, kahit hindi kayo umagri sa akin, pero ito sabi ng Biblia, lahat ng tao mayabang. Lahat yan, ng may kayabangan. All men may pride sa puso. Oo. Ano,
that is teaching up in Mark chapter 7 verse 22, ang sabi niya ganyan, for pride is in the heart of man. Ngayon, sabi nga nila, totoo yan, minsan hindi mo nare-realize mayabang ka na eh. Nagyayabang ka na pala. Oo. Kaya nga, sabi nga nila, magandang makihalubilo ka sa mga kapwa mo Kristiyano kasi every time na medyo yumayabang na, may nagpapaalala. May nagpapaalala at may tumatapik sa'yo. Amen to that. And yan ang sinasabi ng Biblia, nire-reveal ng Biblia, there's always issues in the heart of man. Ano, pero nga akong kilala, Pastor eh. Wala na nga ipagyayabang mayabang pa rin. kasi nga, nandiyan na nature na ng tao. Tingnan natin yung mga kabataan, di ba? Pag may nagawang achievement yan. Oh, grabe. Ay, tingnan mo, mo. Oh, di ba? So, isa nature na, nandiyan na po sa puso ng tao yan, nature na po yan. Ngayon, ang sana ang ginawa ng binatang mayaman na ito, inaccept niya sana yung katotohanan, yung reality nung nireveal na sa kanya ni Jesus Cristo. Kung anong kalagayan mo bilang isang tao. Actually, yung pagtatanong niya, may kasagutan eh. Oh, yes. Ang problema, yung pride niya, hindi niya matanggap. Nakakabulag ang pride kumisan. Lalo na kapag doon ka na tumingin sa pride mo, sa achievement mo, nakakabulag. Hindi lang, nakakabingi pa. Totoo po yan, katulad nito. Ano? Ang nakakalungkot, he went away, kuya. That is the opportunity na sana para magsisi siya. Dahil ni-reveal na eh. Sabi nga ni King David sa Psalms 139, ano? Sabi niya, "Oh Lord, search my heart and reveal my iniquities." Katulad dito, ni-reveal ng Jesus Cristo, ng ating Panginoon, yung true nature niya. No sin. Sa totoo lang, pagdating sa kasalanan, we all have sin. Nasa atin na yan. Nakikita ng Panginoon yan. Ni-reveal na sa kanya. Ang nakakalungkot dahil nga sa pride, tulad nga sinabi mo kuya, na naging bingi na siya, nabulag na siya sa pride niya kasi tinitignan niya achievement niya. Yes. So he went away. Instead na lumapit siya, dahil itong pagkakataon na ito, he needs a savior. Yes. He don't need his good work, he need a savior. Yun ang kailangan niya po dito, but sadly, ay lumayo po siya. Kaya ngayon, ito na yung mga disipulo. Sila man nagulat nung narinig nila, lalo na sinabi ni Jesus Cristo, mas madali pa sa kamelyo ang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang mayaman. Actually, iniginawa niya nga talinghaga, yung eye of the needle, sabi niya ganyan. But the point, lahat nito, sa tao talaga, imposible niya magawa ito. Yes. Ngayon, yung camel kasi, it represents humility, humbleness. Pag sinabi natin, dinefine natin ang humility, accepting who you are. Yes. Tanggapin mo kung anong totoong ikaw. Because if you reject this, lilitaw dyan, pride ka. Isang illustration kuya, no, parang ganito lang po yan eh. Illustration ng the sheep and the shepherd. Yung sheep, no, nahulog yan sa isang malalim na balon, sabihin natin. Nung nahulog yung sheep sa malalim na balon, ano pong kayang gawin ng sheep para iligtas niya ang sarili niya? What do you think? Siguro pwedeng tatalon-talon, pero imposible. Mataas eh, ano? So, the point is, there's nothing he can do. Yeah. Why? Because he's a sheep. Except if there is something or somebody. Yes, that is the reality. He's just a sheep. Wala siyang magagawa. So, ang hope niya, tama sinabi mo, Pastor James, ito na lang chance niya. The shepherd. Ngayon, nung nakita ng shepherd ang kalagayan ng kanyang sheep, what do you think ang gagawin ng isang mabuting shepherd, ang isang mabuting pastol, ang sabi, di ba? Gagawa ng paraan ito, and let's say ang ginawa ng paraan ng mabuting pastol na ito, kukuha yan ng hagdan. Okay. Ilalagay niya doon sa balon. Ngayon, ito ang next question. Kung ipipilit pa rin natin na meron tayong participation para maligtas. Do you think that sheep can use the ladder to climb up and save himself? Aba, hindi. Wala po siyang kakayahan, kuya eh. Kung aso siguro na doon sa loob ng balon, pwede pa, no? Pero sheep but eh. But the point is, wala siyang magagawa kahit na may ladder na doon. So, mukhang may gustong sabihin si Johnny. Sige po. Yun nga po, yung sheep na yan, wala talaga siyang magagawa. Yes. Pati yung sabi ng ni Kuya na pati nga yung aso eh. Yes. Possibly. Wala eh. Taas nun eh. Ano? So, salamat Kuya Johnny, Pastor Johnny. So, in continuation, so anong mangyayari? Obvious, yung pastol ang may gagawin. Ang pastol ang gagawin niya, bababa siya. He's going to reach. He's going down using the ladder to reach this ship na nasa kapahamakan. Yes. At ang gagawin ngayon nitong pastol, pagbaba niya, sabi niya, sige, tulungan mo ako umakyat. Hindi eh. Lahat trabaho ng pastol, iaangat niya to rescue the sheep. Ganun po ang kalagayan natin. We just a sheep and we need a shepherd.
And the shepherd represents po, Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen. So, again, going back to our scripture, malinaw ang sabi ni Jesucristo, mm-hmm. when it comes to salvation, to men, this is impossible. Walang pag-asa. No hope, no chance. No hope, no chance. But to God, this is not impossible. Amen. Amen. Purihin Amen. Ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Alam mo, nakita ko rin dito itong mayaman, ano? Sometimes in our life, meron tayong mga possessions. Okay. We have these things na kung minsan, hindi natin kaya talagang bitawan. Hindi talaga. To follow what God is really wants us to be. Diba? Kung minsan, hindi natin maiwanan ang bisyo, kaya hindi natin ma-follow ang Panginoon. Tama like this, yan. Itong mayaman na ito, hindi niya maiwanan ang kanyang kayamanan. Yes. Yun ang isang rason na nakikita ko. What else? Yes, yes. Maybe sometimes your profession, hindi mo maiwanan, hindi mo kaya maglingkod sa Panginoon. Dahil dito sa profession na mayroon ka, at ito yung pinanghahawakan mo na, ito ako eh. Opo. Diba? Malaking ano yan, malaking debate yan. Sometimes, meron yung mga pagkakataon na ang hindi mo maiwanan ay yung pagiging famous mo. Yes. Diba? Opo. But for now, we see already the work of God. Amen. There's a lot of famous people, and even in the world of show business, yes. entertainment, that they are turning to God. Yes. Talagang bumabalik sila doon. Napakaraming istorya niyan. Napakaraming mga nangyari na dyan. Like for example, one is Rica Peralejo. Who is Rica Amen Peralejo before? Oh, yes. Rica Peralejo is parang ano siya, parang sexy figure. Yes, it is. Oo, pero nung natagpuan niya ang Panginoon, yes. sinalikuran niya. Yes. Oo. So, praise God, it's how it does. Ano yung hitter? Ano yung nag-hold sa iyo yes. para purihin mo ang Panginoon? Yes. Di ba? Amen to that. And again, yes kuya, I agree. I entirely agree on that. Mm. Tandaan po natin nung dinayan ni Satan si Eve and Adam, ang ginamit niya is the crafty serpent. Yes. Okay? Alam po ninyo yung crafty serpent, buhay pa yan hanggang ngayon at marami na pong crafty serpent Amen. Na ginagamit ni Satanas mm. trying to Tama, twist the word of God. Iba-ibang mukha lang. Oo. Maraming ginagamit ngayon ang kaaway using that crafty serpents. Tandaan po natin ito. The Bible is very clear. Uh-huh. Kung may nagtuturo po sa atin, ano, this is the reality. Pag may nagtuturo sa atin that teaching us that God or Jesus Christ is powerless to save uh-huh. or unable to save, that is Naku. A clear lie. Oo, mahirap na yan. Dahil dito sa ating talata, malito, wala nga imposible sa Diyos, tapos Oo. Palalabasin na kulang ang kakayahan ng Diyos para iligtas ka. Oo. That you need to do something. That is a clear work of the serpent. Or else, there are sometimes that parang yung pag-follow sa Panginoon ay talagang dagdag kahirapan sa buhay ng isang tao, di ba? Yeah. Mm-hmm. Yung tipong nakagawa ka ng ganito and then sasabihin niya, ala, ba't mo yun ano yan? Ganito, ganyan, ganyan. Yeah. So, ganun yun. Hindi parang kapatid. Yes. Kung sa tingin mo ay yung nagtuturo sa iyo is a burden sa buhay mo. O kaya meron na siyang dinadagdag na dapat na gawin mo, ito dapat ang mangyayari, ito dapat parang hindi na ata tama 'yon, yes, 'di ba? I think it's time for you to pray. Yes. And you know what? Maraming mga ano eh. 'Yun nga sabi mo, maraming ginagamit ang kaaway. Iba-iba lang, iba-ibang mukha yan, iba-ibang yes. sitwasyon. Crafty serpent. Crafty serpent. Okay. So, yun. Talagang yes. manlilin lang at manlilin lang ang kaaway. Opo. Okay. Amen. So, that's about it. Meron ka bang may dadagdag, Pastor Johnny? Yes. Sa talatang ito, pinapahiwatig lamang na wala talaga tayong magagawa. Amen to that. Yes. Kahit anong gawin natin, kahit mayaman tayo, gumagawa tayo ng mga magagandang bagay, kahit yung kagandahan mo, kagwapuhan mo, hindi kayo liligtas niyan. Yes, opo. Sa ang Panginoon lang ang pwedeng makapagliligtas sa iyo. Yes, opo. At saka ang ganda lang, nung illustration ni Pastor Ramil, yung ship na nahulog sa balon. Yes, God, it's the same thing. Tingnan mo naman yung sacrifice ng Panginoon, bantay mo ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen to that. Amen to that. Para lang dun sa kaligtasan mo purihin at kaligtasan ko. Ay, purihin ang Diyos sa kanyang gawa. Amen. So, that's about it for this verse. Purihin ang Panginoon. Once again, sa ating talata, it is in Matthew 19:24-26. Meron kang Bible dyan, Pastor Johnny? Meron. Pwedeng pabasa yan. Matthew 19:24-26. Okay, sabi dito sa English. And again, I say unto you,
It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, "Who then can be saved?" But Jesus beheld them and said unto them, "With men this is impossible, but with God all things are possible." Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Huwag yung kalilimutan. Lahat imposible sa Panginoon. Yes. Oh, pero kumbaga, sa tingin mo, it's the end of the road. No, it's not. Yes. God will do. Will be the one to make a way. Yes, for amen. You, my friend. Yan. So sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, we are inviting you to join us at the Hub. Anong oras ba ang church niyo sa Hub sa La Trinidad, Pastor Johnny? Ang Hub po, or ito po yung tinatawag na Cordillera Student Hub. Amen. Matatagpuan po.